Makalipas ang mahigit isang buwan, kailangan ko na namang bumalik sa ibang bansa. Pagbalik ko sa Manila, doon na ako tumuloy sa hotel kung saan nagjo-duty si Limpot. Kasi medyo naging kampante na rin ako sa ipinakita niyang pag-aasikaso sa akin. Pagdating ko pa lang noong umaga, todo na ang pag-aasikaso sa akin ni Limpot. Hindi naman ito bago sa mata ng mga nagtatrabaho sa hotel kasi ganito naman talaga pala si Limpot. Umaalalay sa mga staff ng hotel kung nagkakataong marami ang mga guest na sabay-sabay nag-check-in at may nag-check-out. Lahat ng mga staff ay may inaasikaso. Ang pagkakaiba lang kasi kaming dalawa ni Limpot ay merong pribadong oras na nakatakda pagkatapos ng kanyang duty. At nang matapos nga ang kanyang duty, kaagad siyang kumatok sa silid ko. Kinukumusta ako at nag-volunteer na imasahe daw ulit ako pero hindi ko na kailangang magbayad pa. Kasi yun ay pagmasahe ng pasasalamat niya sa akin. Siyempre Tito Makoy, ako pa ba ang hihindi? At sa ikalawang pagkakataon, ang masahe niya sa akin ay nauwi na sa pag-uulayaw. Inaasahan na namin ito pareho. Tito Makoy, hindi ko nagaanong ilalarawan pa basta ibang level ang ginawa niya. Nagpaubaya lang ako ng buong buo, siya raw ang bahala sa lahat. Sa kakaibang ginawa niya, napasigaw talaga ako ng malakas sa aming pagtatapos. Ewan ko ba Tito Makoy, kasi habang tinitingnan ko siya noong malapit na kaming dumating sa katapusan, wari ko'y ang gwapo at ang kisig niya sa paningin ko. Lalo na't namumungay ang kanyang mga mata sa kasiyahan na kanyang nararamdaman habang dumarating kami sa katapusan. Tuloy Tito Makoy, nang makatapos kami at dahil sa kakaibang ipinaramdam niya sa akin, humingi ako ng isa pang round kaagad. Kaya nagdalawang round kami ni Limpot. Noong araw na iyon, wala rin naman akong gagawin buong maghapon. Kinabukasang gabi pa ang flight ko kaya minabuti kong maglakad-lakad kasama siya. Dinala niya ako sa bahay na tinitirhan nilang mag-anak. Walking distance lang pala ito mula sa hotel. Mga 20 minuto lang na lakaran. Squatter area ito Tito Makoy. Magulo, masalimuot ang lugar. Sa panig ko palibhasa, laki ako ng probinsya. Ang pagitan at agwat ng mga bahay ay malalayo. Nasabi ko Tito Makoy, hindi ko kayang tumagal na tumira dito sa ganitong lugar. Dito ko natuklasan na hindi pala drama ang narinig ko sa kanya noon, kundi totoong buhay. Nakakaawa ang kanyang mag-ina Tito Makoy. Nakatira sila sa maliit na bahay. Bagamat kanila raw ang maliit na lupang iyon, pero hindi siya makapagpatayo ng maayos na bahay dahil nga sa kakapusan ng pera. Dalawa pala ang anak ni Limpot na maliliit pa. Masinop naman sa pag-aasikaso ang kanyang asawa. Nakita ko Tito Makoy ang asawa ni Limpot. Maganda kung makakapag-ayos ito. Kaso dahil nga sa kahirapan, tuluyan nang napapabayaan ang kanyang sarili. Ipinakilala ako ni Limpot sa kanyang asawa at sa harap ko Tito Makoy, sinabi mismo ni Limpot na ako raw ang nagregalo sa kanya ng pera. Hindi naman sinabi ni Limpot na minasahe niya ako at nagkaroon kami ng pribadong sandali. Basta noong araw daw na iyon, ako yung sumalba sa mag-anak at naitawid niya ang kanyang mag-anak sa gutom. Tapos yung bunsong anak nila, hindi pa pala ito binyag. Nagbiro si Limpot. Anak, ito si Ninong. Sige na, mano ka kay Ninong. Yan ang tumatawang wika ni Limpot. Natawa rin ako Tito Makoy. Habang tinitingnan ko ang kanyang mag-iina, alam mo Tito Makoy, para akong sinakal sa aking liig habang nakikita ko ang kalagayan ng kanyang mag-iina, ang kanilang tirahan, ang lugar kung saan sila naninirahan. Kinarga ko ang bunso niyang anak na ako raw ang ninong. Ang cute naman ng bata Tito Makoy.
medyo payat nga lang at sa tingin ko malnourished. Pero malilinis ang mga bata kasi alagang-alaga ito ng asawa ni Limpot. Dinala ko ang bata sa isang tindahan. Pinapili ko ito kung ano ang gusto niyang pagkain. Binili ko lahat ang itinuro ng bata. Tapos Tito Makoy, bumili na rin ako ng kalahating sako ng bigas at mga dilata. Tinawag ko rin yung panganay na anak ni Limpot para papiliin kung ano ang gusto niya sa tindahan. At ang huli kong tinawag Tito Makoy ay si Limpot na mismo. Nabigla siya nang ituro ko ang kalahating sako ng bigas at mga dilata at sabihin kong dalhin na niya ito sa kanilang bahay. Hindi siya Tito Makoy nakakibo sa sobrang pagkabigla at pagkamangha. Pero ako na mismo ang naggalit-galitan. Nako, huwag mo akong dadramahan dyan. Ang gawin mo, kunin mo na yan at dalhin mo na sa inyong bahay. Yan ang medyo pagkagalit-galitan na utos ko kay Limpot kasi Tito Makoy iiyak na talaga. Nang sabihin ko iyon, sa halip na umiyak, yumakap siya sa akin ng pasasalamat. Niyakap ko rin siya, Tito Makoy. Pareho nahihiya ang mag-asawa, pero nga dahil sa paggagalit-galitan ko, tumigil na lang ang mga ito sa kasasasabi ng nahihiya-nahihiya at pag-aalangan. At wala silang nagawa kundi kunin ang ibinibigay ko sa kanilang binili ko mula sa tindahan. Nung oras ng flight ko na, hindi talaga pumayag si Limpot na hindi niya ako ihatid sa airport. Kaya kasama ko siyang pumunta sa airport, nagtaksi na lang kaming dalawa. Isang mahigpit na kamayan ang ginawa namin bago ako pumasok sa airport para mag-check-in. Limpot, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa aking makakaya. Ito ang wika ko sa kanya, Tito Makoy, hindi ko na dinagdagan pa. Pero Tito Makoy, kaakibat ng aking pangako sa kanya, kailangan niyang pumasa sa pagsubok na gagawin ko. Hindi ko sinabi sa kanya na susubukin ko siya sa aking pagtulong. Ligtas akong nakabalik sa San Francisco at muling bumalik sa normal na buhay, kinakailangang kumayod magtrabaho. Makalipas ang 3 buwan, pinadalhan ko si Limpot ng kaunting pera. Mahigpit na sinabi ko sa kanyang gamitin ito para sa pagpapabinyag ng bunsong anak nila. Kasi mahigit ng 2 taon pala iyon, hindi pa rin binyag Tito Makoy. Ang sabi ko kay Limpot, simpleng binyagan lang, ang importante ay mabinyagan niya na ang anak. At sinabi ko rin na kunin niyang ninong sina Silver at si Jorel. Total kasi kaibigan niya naman si Jorel. At siyempre Tito Makoy, sinabi ko rin sa kanya na ninong nga ako sa bunso niyang anak. Liban doon Tito Makoy, sa mga bilin ko sa kanya na pabinyagan ang anak, wala na akong sinabi pa. Makalipas nga ang ilang araw, may ipinadalang litrato sina Silver at Jorel sa akin. Litrato ng binyagan. Nakangiti ako Tito Makoy na tinitingnan ang mga larawan. Natutuwa talaga ako kasi sinunod ni Limpot ang sinabi ko sa kanya. Pumasa siya Tito Makoy sa unang pagsubok ko. Ang 2nd pagsubok na ginawa ko ay makalipas muli ang 6 buwan, nagpadala ako sa kanya ng 10,000. Ang sabi ko sa kanya, gamitin ito sa paghahanap buhay. Pagulungin ang pera at sinopin itong maigi para meron silang kabuhayan. Ito lang Tito Makoy ang sinabi ko sa kanya, wala nang iba. Makalipas ang mahigit 3 taon Tito Makoy, muli kong naisip na magbakasyon sa Pilipinas. Hindi ko ito ipinaalam kay Limpot. Sa mga palitan namin ng text habang nasa San Francisco pa ako, hindi ko rin binabanggit sa kanya ang tungkol sa kaunting halagang ibinigay ko sa kanya, yung sinabi kong gawin niyang puhunan para meron silang kabuhayan. Kasi ang plano ko Tito Makoy, sosorpresahin ko lang siya. Pagdating ko sa Pilipinas Tito Makoy, naisip kong muli doon sa hotel kung saan naka-duty si Limpot.
Pagdating ko sa Hotel Tito Makoy, hindi si Limpot ang nakajote. Dumating ako kagaya ng oras na dumating ako noon sa una naming pagkikita nung unang umuwi ako. Pumasok sa isip ko Tito Makoy baka ibang shift na ang inassign kay Limpot. Pero noong pangalawang araw na patuloy akong nag-aabang, wala pa rin akong nakitang Limpot na nagjo-duty sa hotel. Nag-extend pa nga ako ng isa pang araw sa hotel bago umuwi ng probinsya para makasiguro ako kung magjo-duty o hindi si Limpot doon sa hotel. Dahil dito, nagtanong na rin ako sa receptionist tungkol kay Limpot. Tito Makoy, nagulat ako sa aking natuklasan. Kasi mahigit na palang isang buwang umalis sa trabaho si Limpot, hindi nila alam kung saan ito lumipat. Nadismaya ako sa aking natuklasan Tito Makoy, at ang pumasok sa isip ko, hindi yata maganda ang resulta ng pagsubok na ginawa ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kaunting halagang ibinigay ko kay Limpot. Ngayon wala akong impormasyon kung saan siya nagtatrabaho. Pagsapit ng dapit hapon habang papadilim na Tito Makoy, naglakad ako papunta sa bahay nila Limpot. Alam mo Tito Makoy, may kaunting sama ng loob akong nararamdaman. Kasi sa tingin ko hindi maganda ang naging resulta ng ikalawang pagsubok na ginawa ko kay Limpot. Pero sana nga mali ako Tito Makoy. Ito ang naisip ko. Sana maling-mali talaga ang iniisip ko. Pagpasok ko nga sa kanilang iskineta mula sa kalayuan, nakikita kong wala na ang bahay nila Limpot. Napalitan na ito ng isang isawan at barbecuehan sa kalye. May isang tindahan na nakatayo katabi ng isawan. Maraming taong kumakain ng isaw at kwek-kwek. Aking nakikita sila habang naglalakad pa lang ako papalapit. Tumigil ako Tito Makoy ng sandali sa paglalakad dahil nga sa dismayado ako sa aking mga nakikita. Hindi ko na nakikita ang bahay nila Limpot. Sa madaling salita, sayang ang kaunting ibinigay ko sa kanya. Hindi siya pumasa sa ginawa kong pagsubok. Pero ilang sandali ay nagdesisyon akong magpatuloy sa paglalakad at lumapit sa isawan para magtanong-tanong tungkol kay Limpot. Pero Tito Makoy, bigla akong nabuhayan. Kasi si Limpot pala ang abalang nag-aasikaso sa isawan. Dahil mausok, medyo madilim ng kaunti ang lugar, hindi niya namalayan ang paglapit ko. Kusa akong pumunta doon sa nalalagyan ng mga isaw na lulutuin, pumili ako ng gusto kong lutuin para ipaihaw sa kanya. Bro, sa akin itong 5, pakiluto mo na rin. Wika ko sa kanya na nakayo ko. Nagkukunwari Tito Makoy na isa ako sa mga customer niya. Pero nakita ko Tito Makoy, biglang tumigil si Limpot sa pagpapaypay ng apoy. Manson, bro, anong ginagawa mo rito? Ano, kumusta ka na? Yan ang sigaw ni Limpot Tito Makoy, sabay binitiwan niya ang pamaypay ng apoy at yumakap sa akin. At tila yata Tito Makoy makakalimot pa siya na nasa bahay nila kaming dalawa. Hahalik pa ito sa akin. Buti na lang Tito Makoy, nasaway ko si Limpot. Hindi ko nakalimutan na nasa harapan kami ng kanilang bahay. Ganun pa man, yakapan ang ginawa naming dalawa Tito Makoy. At habang nagyayakapan kami ni Limpot Tito Makoy, narinig ko ring nagtititili ang kanyang asawa sa tuwa mula sa loob ng kanilang tindahan. Yumakap din sa akin ito pakalabas niya. Sir, salamat po, salamat. Nagawi kang muli at nagkita tayong muli, salamat. Ito ang wika sa akin ng asawa ni Limpot Tito Makoy na nagtititili habang patuloy na yumayakap sa akin. Ang aking pagkadismaya kanina, biglang napalitan ng napakalaking tuwa Tito Makoy. Kasi buhat sa kaunting halagang ibinigay ko, nakapagpatayo na sila ng maliit na tindahan. Yung bahay nila barong-barong pa rin,
pero maayos na ng kaunti. Hindi na nakakaawang tingnan kagaya noong una kong makita. At ayon sa mag-asawa Tito Makoy, malapit na raw nilang umpisahan ang pagpapaayos nito at ikakabit ito sa tindahan. Masaya akong narinig mula sa mag-asawa na pinalago nila ang kaunting ibinigay ko. Ngayon, ito na ang kanilang kabuhayan. Kaya pala si Limpot umalis na sa trabaho kasi kailangan na niyang tumutok sa kanilang kaunting hanap buhay. Hindi na sila ngayon namumroblema sa pang-araw-araw na pangangailangan. Nakita ko rin na malulusog na rin ang mga bata. Si Limpot Tito Makoy medyo nawawala na ng kaunti ang kakisigan ng kanyang katawan kasi tumataba na ito paunti-unti. Gayon din ang kanyang asawa Tito Makoy, tumaba na ngayon masigla na at lumutang na ang kanyang tinatagong kagandahan. Tumambay ako kinalimpot hanggang sa maubos ang kanilang binibentang isaw. Nagkwentuhan kaming tatlo. At pagbalik ko ng hotel, hindi pumayag si Limpot na hindi ako ihatid. Mamamuli si Limpot sa loob ng aking silid. At Tito Makoy, ang kulit talaga ni Limpot. Nag-shower kaagad ito kahit na maghapon siyang nakaharap sa apoy. Kahit na pagod ito. Pagkatapos Tito Makoy, hinila niya rin ako sa shower at sabay kaming naligo. Ang landi talaga. Kasi ang sabi niya sa akin, hindi ko raw kinain ang isaw na kanyang niluto kanina doon sa kanilang isawan. Ngayon, kinakailangan kong kumain ng hotdog. Pagkatapos naming mag-shower pareho, walang humpay na yakap at halik na naman ang inaabot ko mula kay Limpot. Ako naman Tito Makoy, sadya nga sigurong meron akong damdamin kay Limpot. Kaya hindi ko magawang tumutol sa utos niya na kumain ng hotdog. Masarap ang hotdog Tito Makoy, jumbo at juicy. Ang katotohanan, dala siguro ng init ng pananabik, masaya naming natapos ang isang round. Ngunit habang nagpapahinga kami Tito Makoy pagkatapos ng aming round, ito ang sinabi ko kay Limpot. Alam mo Limpot, aaminin ko at siguro kahit na hindi ko nga aminin sa'yo, kahit na hindi ako magsalita, alam mong meron akong damdamin para sa'yo. Pero sa tingin ko ang pangit kasi, alam mo ba ang pakiramdam ko? Napipilitan ka lang kasi tinatanaw mo ang utang na loob na ginawa ko sa iyo. Parang pakiramdam ko yung ginagawa mo sa akin at ginagawa natin ay pagbayad mo lang ng utang na loob sa akin. Hindi ako komportable at pakiramdam ko nagigilty talaga ako. Yan ang wika ko sa kanya Tito Makoy. Eh paano kung sabihin ko sa iyong mahal na mahal din kita? Alam ko higit pa sa nararamdaman mo ang nararamdaman ko para sa iyo. Mula pa noong una tayong magkita, minahal na kita Manson. Mahal kita. Yan ang sagot sa akin ni Limpot Tito Makoy. Nako Limpot, hindi pagmamahal yan. May utang na loob ka lang kasi sa akin. Utang na loob ang tinatanaw mo sa akin. Yan muli Tito Makoy ang wika ko sa kanya. Eh ano kaya kung ngayon ibalik ko sa iyo yung perang ibinigay mo sa akin? Eh wala na akong utang na loob. Pwede na ba tayong magpatuloy? Yan ang sagot sa akin muli ni Limpot Tito Makoy. Hindi, bakit mo naman ibabalik yun? Alam mo, tingnan mo ang sitwasyon natin. Isa pa, meron kang pamilya. Lalo akong magigilty nito na parang makikiapid ako sa iyo. Masasaktan ko ang damdamin ng iyong asawa. Yan ang wika ko sa kanya. Hindi, huwag mong alalahanin sila. Kalimutan mo rin yung perang itinulong mo. Alam mo, tinatanaw ko yun ng malaking utang na loob. Pero labas iyon sa nararamdaman ko Manson. Ano ba? Sige na. Sige, kung ayaw mong makisalo sa ating pribadong oras, riripin na lang kita. Tingnan ko lang kung hindi mamagayan. Yan ang wika sa akin Tito Makoy ni Limpot na nagbibiro. Hindi nga pumayag si Limpot sa gusto kong mangyari na
hindi na kami magpatuloy sa aming ugnayan. Kaya nagpatuloy kami sa aming lihim na relasyon. Tutal naman daw, Tito Makoy, hindi naman ako namamalagi dito sa Pilipinas. Magkakaroon lang kami ng pagkakataon tuwing nagbabakasyon ako. Kaya pumayag na rin ako sa gusto niyang mangyari. At isa pa, aaminin ko, Tito Makoy, mahal ko rin talaga si Limpot. Mabilis na lumipas ang mga taon. Ngayon, Tito Makoy, pareho na nasa kolehiyo ang dalawang anak ni Limpot. Hindi na rin ito nadagdagan kasi nagdesisyon silang mag-asawang tama na ang dalawa. Ako naman, Tito Makoy, nandito pa rin sa Amerika. Patuloy kami sa aming relasyon ni Limpot. Patuloy ang aming komunikasyon at ang aming pag-uusap sa Messenger. Paminsan-minsan ang asawa niya ang kausap ko rin kung wala si Limpot at masaya kaming nagkikwentuhan. Heto kami ngayon ni Limpot, hindi naputol ang aming ugnayan. Masaya ang aming relasyon, masaya ang relasyon ko sa asawa ni Limpot at sa mga anak nito. Tito Makoy, ito ang aking kwento, hindi madrama. Simple lang at ordinaryong kwento. Pero nais kong ibahagi ito talaga, Tito Makoy, kasi ang maganda rito ay maibahagi ko rin kung gaano kaganda sa pakiramdam ang may magandang resulta ang kahihinatnan ng pagtulong na ating ginagawa. Gaano man kalaki o kaliit ang ating naitulong, gaano man kagara o kaya kapayak ang resulta, basta maganda ang resulta ng ating pagtulong, malaking kasiyahan. Isang kasiyahan na hindi mo talaga mailalarawan. Lalo pa kung nababago natin ang buhay ng ating tinutulungan. Sa kwento ni Limpot, Tito Makoy, dito ko rin napatunayan na hindi lahat pala nagdadrama. Marami pa rin ang totoong kwento na sinasabi sa atin, sinasabi sa iyo, sinasabi sa iba. Kagaya na lang ng kwento ni Limpot tungkol sa kanyang buhay noon, nung una ko siyang abutan ng bayan. Halos maiyak ito sa tuwa dahil sa meron na raw pangkain ang kanyang pamilya. Yung unang dumating sa isip ko, Tito Makoy, kadramahan iyon nung una kong marinig sa kanya. Pero hindi pala drama, totoong totoo iyon. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Maraming maraming salamat sa pagbabahagi mo sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Mansun. Maraming maraming salamat, Mansun, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Totoo at tama ang mga sinabi mo. Sa panahon ngayon, maraming manluloko, maraming nagdadrama. Drama ang ginagamit sa panluloko. Maraming tarantado. Pero marami pa rin naman ang mga taong totoo ang sinasabi sa iyo. Totoo at matitino ang kanilang pag-iisip. At marami pa rin namang taong hindi ka manghihinayang natulungan. Kagaya na lang nitong tinulungan mong si Limpot. Saludo ako sa iyo. Sana marami pang mga katulad mo ang nakahandang tumulong para marami pang mga buhay ang mabago natin sa ating mga kababayang hikahos sa kanilang buhay. Muli, maraming maraming salamat. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming maraming salamat po.